Hello mga katambay, welcome sa ating Photoshop Tambayan tutorial. So ngayong araw na ito ay mayroon tayong project na gagawin. So bago tayo mag-start, huwag kalimutan na mag-subscribe, like and share ang ating channel. At huwag kalimutan na click ang notification bell para na-notify kayo sa ating mga bagong video na ina-upload. At huwag kalimutan na bisitahin ang ating video section. Marami tayong mga video doon ng mga tutorials na inyong masusundan. So ngayon magki-create tayo ng new project. Punta tayo dito sa web. Piliin natin itong web large. So 1920 to 1080 landscape. So ang ating resolution ay 150. Then double click nyo itong create. So ngayon meron na tayong isang blank na document. So ang gagawin natin, gawin natin siyang block, no? So press nyo ang inyong control then delete, pero siguraduhin nyo munang ang foreground color nyo is black, dahil gagawin natin black tong ating background. So control delete. Hindi pala control delete, alt delete po mga katambaya. So alt delete para maging block siya. Yun po ang shortcut. Tapos mag-type tayo, no? Kunyari gagawa tayo ng ating poster. Tapos pili tayo ng font natin. Gawin natin white ang ating font. Pili tayo ng font na magagamit natin para sa ating project for today. Bawa ganyan, Photoshop. Namamaus ako ah. Ayun po mga katambay. So, lagyan natin ang design ng ating malagyan pati sa baba, Tambayan tutorial. Salita natin yung Tambayan tutorial natin. Gawin natin 48. Yan. So ngayon na template natin mga katambay yung ating font. Pupunta tayo sa ating effects, blending option, lalagyan natin ng bevel yun para nakaumbok siya konti. Lagyan natin ng stroke di naman kita kasi black yung ating background color. Palitan natin yung kanyang over, color overlay. Gawin natin ano, wala. Ibig sabihin din natin in-okay. So balik tayo mga katambay. Blending option. Bevel. Color overlay. Lagyan natin ng outer glow. Sobrang laki ah. So ito mga katambay yung pag gusto nyo laruin ang inyong mga picture, ang inyong mga font or inyong project. So itong Tambayan tutorial, palitan din natin ang ating blending option. So gawin naman natin siyang gawin din ulit siyang bevel. Gawin natin siyang yung color niya, gawin natin yellow.
lagyan natin ng outer glow. So ngayon, ang tuturo ko sa inyo mga katambay kung paano maglagay ng lens flare, no? Ngayon, magkikreate tayo ng new layer sa ibabaw niya. So click nyo lang itong inyong unang layer, sabay click nyo itong create new layer para magawa siya sa ibabaw. Tapos nyan, punta kayo sa inyong bucket tool. So ang bucket tool natin, ang ilalabas ng kulay ay black. Yan. Tapos punta kayo sa filter, render, lens flare. Ito yung tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng lens flare. Yan, yung mga ganyan sinag, ilalagay natin dyan. So ito yung marami ang mga sample. Merong 35mm, may 105, may movie frame. So subukan natin ito 300mm zoom. So pwede nyo rin i-adjust yung kanyang brightness kung gusto nyo. So click OK. So ngayon, para makita natin yung ating ginawang font, punta kayo dito sa adjustment blending option nyo, blending mode ng inyong layer. So ang i-blending natin itong lens flare layer. So siya yung i-blending option natin dito, click nyo. Then punta kayo sa multiply. So dyan, pwede kayo mamili mga katambay. Habang nandito kayo sa multiply, i-arrow down nyo para mag-iba yung gusto nyo makitang design. Wow, ganyan ano. So bakit natin sa new layer nilagay yung ating player, no? Para ma-adjust natin mga katambay ang kanyang position. Yan, kasi kapag ginawa mo yan sa original na part ng iyong project, hindi mo siya magagalaw. Hindi mo siya ma-adjust. So ganyan. No? Pwede mo ulitan. Lakihan na lang natin kasi yung buhos ng kanyang yan. Tapos pwede niya uli gumamit ng isang panibagong player, no? Subukan natin uli. Subukan natin kung doon tayo sa main na main gagamit ng player. Bawa dyan sa background, ano? Tayo. Filter, render, lens player. Piliin natin itong prime. Click OK. So tingnan natin kung ma-adjust natin, ha? Hindi na siya ma-adjust, ano? Kasi nakadikit na siya dun sa background. Dito nyo, sumasama na yung background. So undo natin, undo. So pag a-undo nyo, punta kayo sa history. Ito yung history. Pag yung history hindi nyo makita, punta kayo sa Windows. Check nyo yung history nyo. Letter H, yun. History. So pag a-undo, click nyo lang ito, sabay delete. Okay. Delete. Okay. Delete. Click, then delete. Then okay. So wala na yung lens flare na isa, no? So ang gagawin natin, magkikreate ulit tayo ng new layer para sa panibagong lens flare. So filter, render, lens flare. Bakit wala? Kasi hindi tayo nagbuhos ng kulay, no? Kailangan magpunta ba tayo sa bucket tool, black ang ating foreground color, then i-boost natin. So ngayon, punta tayo sa filter, tayo sa render, then lens flare. Yan, movie. Itong si movie, pwede mong i-adjust din. So punta tayo dito sa ating
adjustment layer. So ang layer na i-adjust natin or blending mode ng ating layer. So ang layer na ipapalitan natin yung mode ay itong pangalawang lens flare natin. So punta tayo sa hard light. O arrow down na lang natin para makapili tayo ng gusto nating gamitin. Ito ay exclusion. So dito siya sa baba, pwede, no? So kung gusto nyo mga katambay, yung font nyo nasa ibabaw, dito lang gagawin nyo. Punta kayo sa Photoshop, itong Photoshop text nyo. I-press nyo yung inyong Control Shift, sabay yung right bracket tool. Yan, sa ibabaw na siya. So ngayon, yung effect ng lens nyo nasa likuran ng inyong font. Yan. Diba? Tapos itong tutorial nyo, pwede nyo rin ganun. No? Control, Shift, Right Bracket Tool. Yan. So yun ang ating, yun lang ang aking tuturo sa inyo ngayon kung paano lang paggamit ng lens flare. So ganyan mga katambay, gawa rin kayo ng inyong gustong design, gustong gamitin na design sa ating ginawang project ngayon, at send nyo sa akin sa email ko para pag-usapan natin at mai-force ko sa next video natin. So yun lamang po mga katambay, salamat at bye-bye sa inyong lahat.